Noong 1995, nadisgrasya sa isang shootout noong subukan manlaban sa mga kapulisan ang ilan sa mga miyembro ng organized crime syndicate na Kuratong Baleleng sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Sa pangunguna na nooy pinuno ng Presidential Anti-Crime Commission na si Fanpilo Ping Lacson, napatay na mga pwersa ng nasabing grupo ni Ping Lacson ang 11 mga miyembro ng Kuratong Baleleng. At ang pangyayaring ito ay nabalot ng pag-aalinlangan sa tunay na nangyari. Pero ano nga ba ang katotohanan tungkol dito? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, hit nyo ng subscribe button, ilike ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Nabalot ng kontrobersya ang operasyong isinagawa ng Presidential Anti-Crime Commission dahil sa aligasyon sa paglabag ng mga tauhan ni Ping Lacson sa pagpatay at paglabag sa karapatang pantao. Sinampahan ng Free Legal Assistance Group or FLAG ng kaso si Ping Lacson at 33 mga tauhan niya kaugnay rito, at noong 2003 ay umabot sa Quezon City Regional Trial Court ang kaso nila Lacson, pero nabasura rin ng korte ang kanilang kaso dahil sa kawalang ebidensya. Muling inilatag ng Special Prosecuting Team ng FLAG sa pangunguna ni Attorney Chel Jocno ang petisyon para muling maipresenta ang ebidensya laban kina Lacson. At noong 2008, bilang tugon sa apila ng FLAG, muling pinabuksan ng Korte Suprema ang kaso laban kina Lacson. Makalipas ang 4 na taon, ibinasura ng Korte Suprema ang lahat ng isinampang kaso laban kina Lacson dahil sa kaparehong rason, ito yung kakulangan ng sapat na ebidensya. Ang Kuratong Baleleng, isang organization na binuo noong 1984, sila ay ang mga miyembro ng Botanical Youth Group, at ang layunin ng organization ay pigilan ang pagkalat ng komunismo sa Mindanao, particular na sa Misamis Occidental, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Ang naging unang leader nito ay si Octavio Ongkoy Paruhinog, na direktang may kaugnayan sa militar dahilan kung bakit siya ang piniling maging leader nito. Di nagtagal ay nagsimula ring gumawa ng mga illegal na aktibidad bukod sa kanilang kampanya laban sa komunismo. Naging epektibo man sila sa pagtaboy sa mga rebelding komunista sa Mindanao. Nasangkot ang grupo ni Paruhinog sa kidnapping, smuggling, extortion, robbery, drug trafficking, pagpatay at iba pang mga krimen. Opisyal na binuwag ang organisasyon ni Paruhinog noong 1988. Dahil dito ay nahati sa mas maliit na paksyon ng grupo at kumalat sila sa ibang panig ng Pilipinas para mapalawak nila ang kanilang illegal na aktibidad. At mula sa pagiging mandirigma laban sa mga komunista, naging malaking crime syndicate ang Kuratong Baleleng, na umano'y may suporta mula sa ilang lokal na opisyal ng gobyerno at may ugnayan rin sa mga militanteng grupo sa Mindanao. September 1990, nang mapatay si Paruhin sa isang anti-drug operation at napatay naman ang 11 mga miyembro ng Kuratong Baleleng sa Quezon City. Pero hindi nito natapos ang pamamayagpag ng Kuratong Baleleng. Nagkalat pa rin sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ang mga natitirang miyembro ng Kuratong Baleleng. Pero humina na ang nasabing organization dahil sa pagkakahuli at pagkakapatay ng ilan sa mga leader nito sa mga lumipas na taon, particular na sa drug war ng Administrasyon Duterte.